So, andito po tayo ngayon sa Makati, kung saan nagadub ako ilang years ago na. And until now, I am back to dubbing. Siyempre, di ba, racket yan. Bakit mo hihindian? Pero before, dahil sa sobrang busy na schedule ko, hindi talaga nakakapag-dub. Pero ngayon, medyo kailangan kayanin. Alam nyo naman. Ayan. So, andito tayo ngayon. Nagkape lang ako sa bahay, hindi pa ako nakakapag-lunch kasi maaga akong gumising kaninang umaga. Kape lang, tas ligo agad, tas punta na agad dito. Kaya medyo hindi pa ako nakakapag-supply na maayos. So magdadub ako ngayon ng dalawang movie. Kahapon, nandito rin ako kasi nag-dub si David. Ito yung clip, pasok ko. Script. Kailan ang balik ni Dad? So break time, anong pakiramdam? Ng first time mag-dub na malaki na yung boses mo. Mahirap mag-dub. Hirap, no? Tagot. Wala ng boses. Kaya pa. So, naging ano lang ako sa kanya, alalay kahapon, PA lang niya ako. Kasi, first time din niya mag-dub ulit yesterday after a very long time. Nung bata pa siya na-try niya na mag-dub, pero syempre, tagal na nun, diba? Wala naman din siyang workshop na ginawa for dubbing, basta pag-arte lang. Eh, sa dubbing, hindi porket magaling ka umarte, okay na, hindi ganun yun eh. Kailangan marunong ka umarte, marunong ka mag-sync, marunong ka mag-iba-iba ng character, basta madami. Kala lang natin sobrang dali pag pinapanood natin, pero mahirap po yung dubbing talaga. So, ayun, kaya kahapon, ginaid ko talaga siya. So, ngayon, andito naman ako. Ako naman na magdadub for 2 movies. So, sana mabilis lang kasi after nito, papasok pa ako. Magraradyo naman tayo, mga te. Diyos ko, sobrang busy na schedule ko ngayon. So, ipapasilip ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko everyday sa buhay ko. Ganito ako ka-busy. Medyo mabilis matatapos nga ngayon kasi 2 movies lang. And support lang naman ako. Kumbaga, ibig sabihin ng support, hindi ikaw yung bida. Pag bida kasi, medyo matagal. Pero kung ano lang naman yung line mo, yun lang yung babasahin. Hindi mo naman patapusin yung buong movie. So, per line siya. So, mag-isa lang ako mag-adub ngayon. Yung character ko lang ang idadub ko. Ganun naman sa lahat. Lalo na, especially ngayon, pandemic, di ba? So, doble ingat din talaga. So, ayun. Masaya ako pag support lang ako. Hindi ko alam kung bakit. Siyempre, mas mabilis ka matatapos, di ba? Dahil hindi naman madada kapag mga, ano lang, mga support. So, sana magkasya yung oras ko ngayon kasi hahabol pa ako sa office. At di pa tayo kumakain, sana huwag tayong gutumin ng bonggam-bongga later. So, let's go! So, bago mag-start, maram muna tayong test kung positive ka ba o negative ka bago ka makapasok sa loob. Hey! Ang lalaking hinahanap ko, malapit na ang dinner. Ang paborito mo, syempre. Meron akong showing in 20 minutes, kaya mag-isa kang kakain. Kumusta ang game nyo? Okay. So, dito ako sa pantry ngayon. Break time muna. Tapos na ako sa isang movie. Inom muna akong tubig. Okay. So, tuloy na tayo sa second movie. Let's go. So, andito na ako sa second studio. Ayan. Nilalaisolan muna bago pumasok yung next na magdadub. Huh? Wow. Sana nakilala ko ang mga magulang ko. So, I am done! Ayan, okay na. So, dinab ko 2 movies. Isang tao at yung isa naman ay cartoons. Ayan. Mabilis tayo natapos ngayon. As in 2 hours and something lang yata. Naka 2 movie na ako. Ayun. So, ayan lang. Medyo ginagutom na ako ngayon. Hindi ko alam kung makaka-uwi pa ako sa bahay. Kasi wala nang time. So, dediretso na lang ako sa office. Kasi pagdating sa office, bukod sa on-air ko, may shoot din kami for content. Eh, dahil alam nyo naman, ako ang nagli-lead sa aming social media. So, kailangan nandun agad ako para i-guide sila kung ano yung mga gagawin. May practice din sana kami ngayon for Valentine's.
Kaya lang parang hindi nakakayanin kasi bukod sa on-air na gagawin ko mamaya at bukod sa shoot na gagawin din namin mamaya, tapos may practice pa for Valentine's, tapos meron din kaming meeting sa aming LLIC family. So, hindi ko na alam kung paano pagkakasyahin yung oras ko. Tapos mamayang gabi pag uwi ko, kailangan kong asikasuhin si David kasi last day na namin magkasama dahil magla-lock-in taping siya for 1 month. Ayan, so... Ang hirap hatiin ang katawan mo. So ngayon, alis na muna tayo dito para hindi sayang ang oras. Let's go! So, andito na ako. Mag-adlib na po kami. Mabilisan po ito. Diba? So, ayun na nga mga pangga. We're here for you again. Ay, nagsimula na naman po ang ating araw. Kaya naman, sana okay ka ngayon. Ikaw ba okay ka ngayon? Okay na okay ako ngayon. Masarap tulog ko. Masarap tulog mo? Uh-huh. Bakit kayo? Ay, wait lang! Speaking... Yung reaction, totoo. Hindi, speaking of of tulog, alam mo ba na panaginipan kita? OMG, ano? Pati si Janong. Oh my God! Kayong dalawa. Tapos kanina ang weird kasi pag bukas ko na Instagram, kayo yung nakita ko. Hala, OMG! Sabi ko, connected! Oo. OMG, totoo ba? Ang panaginip ko sa inyo, kasi nakakaalala talaga ako ng panaginip yan. Ang okay. So, eto na po. Nakalimutan ko na mag-vlog. Andito na po ako ngayon sa office. At wala pa rin suklay. After mag-on-air, mag-shoot na po kami ng... for Valentine's. Ayan. Ayan. Ito po si Sharon Cuneta. Ito na. Ano, sino ka doon? Ako si... Sino nga ba ako? Christine Hermosa. Reyes! Iba mo na yung pelikula. So, ayan. Abangan niya sa No Other Woman. Nakakaloka. Kumusta naman yung leading man mo na si Christopher de Leon? Mukha siyang ipis. May sisa. May ipis. So, ito lang naman mga ganap dito. Actually, sa totoong buhay, after namin mag-on-air, hindi kami nagpapansinan. Oo, ganyan lang. Kanya-kanyang cellphone. Kanya-kanyang cellphone. Oo, ayan din. Nagsa-cellphone. Hindi naman pinag-uusapan tayo kanina. Alin? Yung tungkol doon sa mga panaginip. Ay, yung panaginip. Oo. Nakakaloka. Kasi, may gift ka kasi, girl. Oo, pag nananaginip ako, may... ewan ko ba, parang may something na nangyayari, gano'n. Nafo-force ko. Ano yung kinikwento mo kanina? Ako may ano, may parang blade yung dila ko. Blade? Hindi, I mean parang may ano siya, may something. Ano? For me, curse ito ha. Oo. Kasi meron akong mga ano, may mga tao akong nakagalit in the past. Okay. Tapos may naisip lang ako na yung sobrang sakit yung ginawa nila sa akin na ganito ay na pag ano, pag sobrang nagalit ako, kung ano yung sinabi ng bunga ako nangyayari. Oo. Ah, talaga? Sige, dito ko na sa vlog mo sasabihin. Sige. Sekreto yata yan ah. Meron akong ex. Ayan ako. Meron akong ex na ano, sobrang niloko ako, ma'am. Nananakit kasi siya. Tapos, sinabi ko na ano, may mangyayari sa'yo. Yung sa'yo naman, iba. Kung ano yung bibitawan mong salita. Mangyayari. Yung bibita. May ganun may yun. May ganun ako rin. Ang tawag niya parang sana magdilang anghel yung dila mo. Hindi anghel yung dila ko. Ayun na eh. Iba. Impacto yung dila mo. Around, oh my gosh. Diba yung pagbinigkas mo, kaya nga diba sabi, be careful sa mga yun. Sinasabi ng bibig. Kasi... dati sa akin, parang ano nangyari, sinabi ko na, pagdating natin dyan, baka wala na, hindi na tayo sa ospital, umabot. Pagdating namin, wala na talaga. Yung ganun. Oh my gosh. Kaya masabi ng tita ko, pag wala kang magandang sasabihin, wag mo na lang sasabihin. Oo, wag mong ibigkas ng bibig. Oo, wag. Kasi minsan, lalo na pag hindi maganda, hayaan mo na lang siya sa utak mo. Kasi pag binibigkas mo, naririnig doon ng demonyo. Kaya pinapangyari niya ngayon. Diba? Ganun. Yung sa akin, nakakatakot, ma'am. Bakit? Kasi sinabi ko na, kung ano yung sakit na pinaramdam mo sa akin, mararamdaman mo doble. Ay, baka karma naman yun. Parang ano siya, curse. Ang tawag doon? Sumpa, nanunumpa. Nangyari siya. Doble. Pero nasa Bible yun ah, na huwag kang magsasalita ng ano, ng sumpa or anything na... Alam mo, pinagawa ko noon, nag-cleanse. Ano nag-cleanse? Sabi nila, kapag yung parang cleansing, parang nung sa ganun ano, malinis ka. Kasi pag hindi ko siya cleanse, lahat lang sasabihin ko. Tuloy-tuloy. Mangyayari. Tayo intindi nung sa kanya. Nategi ang 4 members ng family niya in one. Hello, OMG. Pero hindi ko intention ha. Ikaw pa lang sa larin. Hindi joke lang. Hindi I guess. Pero hindi ko alam kung nagkataon, pero ang lakas ng pakiramdam ko kasi nangyari ulit siya sa pangalawang pagkakataon. Yung taong
nanakit sa'yo? Nang 1-2-3 sa akin sa office. Uh-oh. Nang pera. Uh-oh. Kasi di pa siya regular, nangutang siya. Mm-mm. Nang pera sa akin. Mm. Tapos, sinabi ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, oh magbayad ka ha, kasi kung di ka nagbayad, nako, masama ang balik niyan. Ganon. Tapos yun, na-COVID lahat ng Junakis. OMG. Pero hindi ko hiningi ha. Mm-hmm. Kaya yun, nag-cleanse ako. Parang mula noon, kapag galit ako, mag-iingat ka na sa mga sasabihin mo. Actually, yun talaga yung lesson. Mag-ingat tayo sa mga salitang bibitawan natin. True. No? Lalo na kung hindi maganda. Di ba sabi, wag mo na lang sabihin. Wala ka lang sasabihin na maganda. Totoo. Mm-mm. Ganun. Ngayon, the other way around na nangyayari, maswerte akong mag-buenamano sa business. Ah, pag sinasabi mo. True. Paki-buenamano ngayong karate. Ay, nagka-karate ako ah. Paki lang, araw-araw mo, buenamano. Ngayon nga, ako naman hindi sa salita, nararamdaman ko. So, hindi ko siya binibigas, kinikim-kim ko. Unless may mapagkwentuhan lang ako ganun. Yung may nafo-foresee ako mga bagay na nangyayari. Ayoko nang ganun. It's either nakikita ko sa panaginip or biglang may something na mararamdaman ko sa dibdib ko. Ba't ganun? Parang ilabas yung ibang level yung energy na nakifeel ko. Ganun. Tapos mangyayari siya pero... Kutob. Parang kutob ba tawag doon? Hindi ko alam kung anong tawag doon. Comment down. Ano ba yung tawag doon? Basta something eh? Ganun. Parang... Instinct. Hindi. Instinct hindi. Yung parang nangyari na. Cliché? Ano... Deja vu, parang ganun. Oo. Ako naman, bagong mangyari. Hindi, parang ako siya kasi yung bagong future. Mangyari. Oo. Bagong nangyari, nakikita mo na? Oo, parang ganun. Huwag mo din parang mga ganun. Ah, baka magdala na ako ito ng bolang Christina. Wala ko alam, pero... Puputi pa si Jimbo. Ha? Pag nagluta. Puputi siya habang nagpa-inject siya ng gluta. Basta yun. Kasi ewan ko kung anong tawag dun sa ganun. Comment down kung may naramdaman ka na rin ganyan. So ayun, malapit na kayong matapos ngayon sa aming programa. Habang overtime na si Tita Cora. Si Sharon Cuneta. OT na naman. Oo, ganito lang kami dito. Kanya-kanyang cellphone, manonood ng YouTube pagkatapos. Christine Reyes pero sunog. Sunog na version. So ayun, mamaya na ulit guys pag magshoot na kami. So, break time muna. Ka-attend muna tayo ng meeting ngayon. Ayan. Meeting muna sa aming LLIC family. So, punta lang ako dito. Maya na ulit, guys. So, kakatapos lang po na yung mag-shoot. Kakatanggal ko lang ng aking wig. Abangan niyo po sa Energy FM channel, sa YouTube, at sa Facebook. Sino ako? Hulaan niyo. Okay, kumusta naman itsura ko? Hello. I'm home, mother and son duty naman. Sorry po kaya po may ganyan kasi minikapan ko yung sarili ko dahil nag-shoot kami kanina ng Liza Soberano and Enrique Hill. So pinapangit ko yung mukha ko kaya ganito itsura ko ngayon. So, ako naman ang mag-shoot ngayon. Last day po na yung magkasama ngayon kasi maglalock-in taping po siya. Ano ba yan? Okay guys, so pahinga time naman muna tayo ngayon sa bahay. Kahit gustuhin ko pa, hindi na talaga kaya ng katawan ko kasi pagoda na. So hindi ako maghihilamos kasi pagod. Isa po yan sa rule ko na kapag pagod ka, huwag magbasa ng mukha, huwag babasain yung mata kasi delikado. Well, sa akin lang naman yun, turo lang sa akin ng lola ko. So ayun, pahinga time na tayo kaya nagpunas-punas lang ako ng mukha kasi kanina dumi-dumi na mukha ko. So ayun lang guys, don't forget to like this video, share and subscribe and i-follow niyo po ako sa Kumu, download Kumu. Yan, marami naka-live dyan and maraming ganap dyan, sobrang saya dyan. I-follow mo na ako sa Kumu at Gandang Kara Official. Lagi po akong live every Sunday night and sa weekdays din, nagla-live din po ako. So ayun lang guys, kailangan ko na talaga ng pahinga at inakaya bukas. Hindi ko pa alam kung ano mga gagawin ko pero may notebook ako na may listahan ng mga hindi ko pa nagagawa. So dun ko nalalaman kung ano yung mga kulang ba o kailangan pa ang gawin. So ayun lang, thank you so much sa na nag-enjoy kayo sa aking busy day. Yes, ayan lang naman ang mga ginagawa ko everyday. Actually, may mga kulang pa dyan. Pero, ayun na nga, busy-busy tayo. Siguro naman ngayon, naiintindihan nyo na kung minsan di ako makapag-reply sa mga messages. Or minsan, nasisin ko lang yung mga messages. Tapos, hanggang ganun lang, nakakalimutan ko na mag-reply. Siguro naman, gets nyo na yun. Kasi ganito yung buhay ko lagi. So, that's it. Thank you so much. Wala na akong masasabi pa. Good night, everyone. Thank you so much. Don't forget to like this video, share, and subscribe. Bye!